Hi! Yes, I'm kumusta sorry, naman? late ako. Good morning, magandang umaga. At pinag-usapan natin yung pinakauling mainit na balita sa media, no? Yung pagiging magnate, media magnate ni dating Senate President Manny Villar. Kong, anong pwede yung i-share sa ating mga kapatid sa media? Ah, dahil kukunin ko lang yung notes ko, ha? Dahil lang. Ay, tara. Okay, sige. Pasensya, late ako, ha? Hindi, okay lang. Okay lang. Okay. You're looking good, huh? We were good. Okay lang, no problem. Agas, tanan, ha? May maaga. Yes. Mayong maaga. Nandito ako ngayon sa Iloilo. Ah, ganun ba? Akala ko. Okay, ito, ha? Ang pangalan po ng kumpanya ay Advanced Media Broadcasting Systems Inc. Okay. Ito po ay merong prangkisa, I understand from reading the newspapers, na renewed franchise ito. So, ibig sabihin po, dumaan na yung 25 years, nagkaroon siya ng renewal. Uh-huh. Ay, bawal ba yan? Hindi po yan bawal, no? Nangyayari po yan. So, kailan na-renew? Na-renew po ng March 30, 2019. Okay? For another 25 years. So, ang prangkisa po ay mag-expire sa March 30, 2044. Abutan pa natin yan sa mundong ito, di ba? Yes. Pwede. Bakit? Wala naman tayong balak ng po mamatay, ah. So, ngayon po. Kom. Provisional authority na binigay ng NTC. 18 months. No? Huh? Pero bago po niyan, ibig ko pong explain sa inyo yung proseso para kumuha ng prangkisa. Kasi maraming hindi alam ito, eh. Okay. Hindi ito katulad ng Jollibee o ng anuman mga fast food chain na prangkisa. Yes. Ang prangkisa na pinag-usapan natin ay isang Republic Act, no? Ito po ay nag-umpisa katulad ng any ordinary law. May sponsor 'yan, pina-file 'yan sa lower house. Bakit lower house? Kasi 'yan po ang mandate ng ating saligang batas. Exclusively filed doon sa House of Representatives. Pwede ba i-file ito sa Senado? Pwede rin, pero maling procedure yon as outlined in our Constitution. Mm. Na? Dapat doon yan talaga i-file sa House of Representatives. After filing it, i-refer yan sa Committee on Legislative Franchises at yes. Requirement na ipoprove kayo. Parang minimum health protocols nasa COVID. Ano yung minimum requirements ito? Una, you have to prove legal capacity. So, sasabihin mo, hindi, ano kami, corporation kami, or pwede namang single prop kami. Kami po ay all Filipino, kasi bawal sa mass media ang foreigner, ha? Maski 1%, bawal yan. Huh? Yeah. Tapos, yung pangalawang i-prove mo ay yung financial capacity. Kasi po, kung mag-operate ka ng radio station, may pera involved dyan. Yeah, of course. I think sa pagkaalam ko, yung digital equipment sa FM radio, parang 4 million na, eh. Yung package. Mm. O parang 4 million na, eh. Lalo na sa TV. Mas mahal pa. Yeah. Di ba? Yeah. So, kailangan may pera ka talaga. Hindi pwedeng wala kang pera dito. So, ngayon, pag na-prove mo may pera ka, ipoprove mo naman na kaya nyo bumili ng technology. So again, no, ngayon, bago na. Digital na, tapos na yung ano tayo na aso. Ano yung aso? Analog switch off. Meaning 100% magmamigrate na po ang television from analog TV to digital TV. Next year na yon, ha? Ngayon, pag na-prove mo yon, so doon po, no, pwedeng may mga katanungan at may debate doon sa level ng committee at maaaring magbago ang prangkisa mo. Mm. Okay. Ngayon, after na aprubahan na 'yon, may lalabas ang committee ng committee report. Yeah. Ang committee report po, i-report out 'yon on second reading. Sa second reading diyan sa kamara, may debate rin, may amendments din. So, once aprubahan nila 'yan, approve ka na on second reading, sasampa na naman for third and final reading. Mm. Okay?
Ngayon, pag na ang doon sa third and final reading, walang ano doon, walang wala nang katanungan doon. No? Ano lang 'yon? Ayes and nays. Babasahin lang yung titulo, wala nang amendments, aprubahan na sa plenaryo. Pagkatapos 'yan, i-prepare nila ang tinatawag natin enrolled bill. Ipapadala yan sa Senado. Pagdating ng Senado, ang proseso uulit-ulit. Pero ang committee, ang tawag diyan, ang katumbas ng Committee on Legislative Franchise sa Kamara, sa Senado po, ang katumbas niyan, Committee on Public Services. Mm. Dito po sa Kamara, ang chairman diyan, si Franz Alvarez. Doon sa Senado, ang chairman diyan, si Grace Po. Mm. Okay, so yun ang proseso. Ngayon, ito, tapos na yung publication, hawak mo na yung prangkisa mo, ano gagawin mo doon? Siyempre, i-implement mo na. O, pupunta ka ng NTC. Okay. Halimbawa, gusto ko mag-operate ng TV station sa Metro Manila. Halimbawa, so mag-file ako an application to operate a digital television station in Metro Manila, no? With a prayer for provisional authority. Okay? So, ngayon, pag-file ko doon sa secretariat, dyan sa NTC po, issuehan ako ng notice of initial hearing. Okay? Halimbawa, i-file ko ngayon, January 27, na-issuehan ako, let's say March 1. Okay, so ibig sabihin po, by March 1, magkaroon ako ng initial hearing. But in the meantime, requirement sa NTC na ang application nyo, no, at ang notice of initial hearing, i-publish nyo. Publication requirement po doon sa isang dyaryo na nationwide circulation. Okay? No. So ngayon, pangalawa, merong formal oppositors, bibigyan ng kopya 'yon. So padala namin 'yan ng letter na meron kaming registered return card. Pangatlo, meron diyan posting na requirement, so ipo-post mo 'yan sa mga bulletin boards na kung saan ka mag-ooperate. Meron mong requirement pa 'yan eh. So pagdating ng March 1, a-appear ako doon, no? Bit-bit ko na ngayon ang dyaryo. Plus ang affidavit o publication na i-issue ng editor-in-chief ng dyaryo. Uh-huh. Okay. Ipipresentar ko yon. Plus ang registered return cards. Ipipresentar ko yon. Plus affidavit of posting ipipresentar ko. Ibig sabihin po, sa araw na yon, lahat na oppositors ay mag-appear doon. Pag hindi ka mag-appear doon, knockout ka na. Klaro po yon, ha? Hmm. Kung ang hearing po na yan ay para yung katulad na nag-apply ka ng titulo sa lupa. May initial hearing din yan. Pag hindi ka maka-appear doon, knockout ka na rin. Ngayon, after that, iset na for hearing ang application. So, tatlong witnesses. Ang practice namin dyan, meron kami affidavit. Ang affidavit po, parang direct testimony. So, affidavit ng abogado mo to prove legal capacity, to prove na may corporation kayo, to prove na walang foreigner doon sa corporation, to prove na mayroon kang prangkisa. Ang tawag namin dyan, duly enfranchised entity. May prangkisa ka eh. Pag wala kang prangkisa dyan, basura yung application mo. Hindi tatanggapin. Pangalawa, affidavit nung ano mo, nung let's say accountant mo, anong sasabihin niya? Na may pera kami. Or mag-release kami ng pera. Okay? O may bank account kami na may laman na 20 million pesos. Ayan. Pangatlo, yung engineer mo, sasabihin na meron kang wala meron kang na technology, ha? Bumabalik lang kayo. Bumabalik din yan, ha? Bumabalik din yan. Di lalong gumagas sa pag-operate kayo ng radio at TV, pare. From bumalik na. Ayan na. Okay. You're back. Yan. Hallelujah. Santay na wala. Doon sa application sa NTC, no? Yeah. So after initial hearing, iset ko na ngayon for hearing. Tatlo yung testigo ko. Una yung abogado. Normally sinasabi namin attorney BP for legal ka na lang. Yan. So sasabihin niya lang na meron kang korporasyon na walang foreigners doon. Again, ang mass media po ay lahat dapat Pilipino.
walang 1% ng foreigner doon. No? Pangalawa, dapat po, meron kang prangkisa. NTC ka na eh. Yung prangkisa na nakuha mo sa Kongreso, i-attach mo na doon. No? Ang pangalawang testigo mo ay yung accountant mo. No? Normally, o treasurer ng corporation. Sabi niya, may pera kami. Ang pangatlong testigo mo ay yung engineer mo. Sabi niya, hindi. Meron na kaming meron na kaming equipment. No? Meron kaming design ng studio, ganito po ang design namin, ang location namin ganito ganito. Yun na po 'yon. So submitted na ngayon for decision. Ang mangyayari ngayon, hahanapan ka na ng frequency. Kung wala kang frequency, no? Paglabas ng decision, no? Pupunta ka na ngayon sa tawag din FMD, Frequency Management Division. Hahanapan ka doon. Kung walang frequency available, sorry na lang, nakapila ka. Yun ang rule ha. So, ito sa nangyari sa kay Bilyar, nakapila siya, nakuha niya. Pumila siya, pumila. Pumila siya, nakuha niya. Yan. Ito. Ano bang frequency? No? Sino may-ari noon? Okay, una. Ang may-ari ng frequency ay ang estado. Okay. Tanong, naupuan na ng ABS-CBN for how many years? Assume na lang tayo 50 years ang frequency niyan. Hindi ba silang may-ari? Hindi po. Pinagamit lamang ng estado. Ngayon, ano yung pahintulot, no? Ano yung pahintulot ng estado na gagamitin mo yung frequency? Prangkisa. Okay. Pagkuha mo ng, kung may prangkisa ka na, may pahintulot, pupunta ka ngayon sa regulatory authority na yun naman ang National Telecommunications Commission para hanapan ka ng specific frequency sa lugar na yan. Okay. So, yun na yung mangyari. Ngayon, ano tong sabi nila, bakit provisional authority? Kasi ganun po yan eh, provisional authority for 18 months. Tapos later on, after 18 months, pwede mo ma-renew. Yung order sa iyo, merong mga requirements doon. Dapat i-comply mo yun. Pag na-comply mo yun, pwede ka namang humingi ng CPCN. Ano yung CPCN? Certificate of Public Convenience and Necessity. At yan po, ay pwede kang humingi na 25 years dyan. Kasi katumbas yan nung kung ano pa ang natirang buhay ng prangkisa mo. So kung, okay. Okay, sige, tanong na. Talaga hindi na po pwede makuha ng ABS-CBN back. Yung prangkisa, wala na. Malabo. Malabo na. Okay, ito na lang. Ito na lang ang pwede niya gawin. Kaya lang hindi ako abogado ng ABS-CBN. Abogado ka kung ng advance? Hindi. Hindi rin. Gayto muna. Explain ko muna ha. Ako po ay pumasa ng bar noong 1989. Okay? Classmate ko si Gibo at saka si Coco Pimentel. Oo. Galing UP. Ngayon, mga 1991, nag-umpisa ako mag-practice dito sa NTC. Yung opisina ng NTC, doon pa yan sa corner ng Quezon Avenue tsaka EDSA. Yes. Pag may pera ka, doon ka kumakain sa Marco Polo Restaurant. Hindi ko alam kung bukas pa yung Marco Polo. Boy pa. Boy pa ba? ngayon yung head ng Frequency Management Division, si Caloy Saliwan pa. Hindi ko alam kung retired na by this time si Caloy. di ba? Okay. So ngayon, gayto po, no? Araw-araw sa NTC ako noon, no? Ang uso noon na pagers. Yan. Radio station, cable TV. Wala pa sa umpisa. Yung telepono wala pa. Ang tawag diyan si MTS. Cellular Mobile Technology System, CMTS. Wala pa yun noon. Okay. Pager lang yung tututut. Tawagan mo na kagad yung station. Tanungin mo yung anong mensahe mo. Di ba? Ang mga kliyente ko, power page, info page, pocket bell. Wala na siguro nakaalala noon eh. But anyway, ganito. Tapos yung practice ko, sa NTC, pumunta ako ng Kongreso. Franchise practice naman. Yeah. Nag-umpisa ako doon sa Matandang Subire. Kay Manong Joe. Okay, kay Manong Joe Subire. Doon ako nag-umpisa. Noong araw, meron kaming association. Ang pangalan niyo po, Telebap, Telecommunications and Broadcast Attorneys of the Philippines Incorporated. Ngayon, nawala na ito eh. Tinawagan ko yung barkada ko na kasama ko doon.
Sabi niya, mga lima na lang kami. Sabi ko, tayo natin uli. So, yun po ha, hindi ako abogado ng AB, ha? Hindi ako abogado ng Advanced Media. Ako po ay isang practitioner dyan dati sa NTC at saka sa Telecom Law at saka dito po sa franchise, sa Committee on Legislative Franchises, Committee on Public Services, sa Kongreso naman. So kung may katanungan kayo, sagutin ko. Sige, Parikit. Or Jake. Okay, sige. Thank you very much. Thank you very much sa lakay. Ano, ha? At Kong, bawa daw ka bata, itsura mo. Bawa linti. Wala ka pugis, wala ka pugis. Abaw! Anyway, Kong, 2019, nirenew itong advance. Meaning, 25 years earlier, meron na siyang prangkesa. Tama. During those years, wala siyang frequency to operate in Metro Manila sa television at radio. Tama ba, hindi? Alam mo, hindi ko sigurado ha. Kasi may nagsabi sa akin, meron daw siyang isang FM radio eh. Uh-huh. Ah, ganun. Nevertheless, yun na narinig ko ha, pero hindi ako sigurado. Pero nevertheless, siguradong-sigurado yan na wala siyang television station at radio okay. station sa AM. Yung mga okay. free TV, wala siya noon, di ba ba? At okay, ito ay, ayon dito sa kasaysayan, abay, ang Vera family ang nag-founder nito. At yun nga, binili ngayon ng Billiard Group of Company. Ano ha? At sila na rin, ang malamang, nagpa-renew na ito nitong 2019. Ang tanong kong, sige po. Wala kayang lutong Macau rito na talagang tinarget na nilang bakla sa ABS-CBN para maagaw nila itong kasi wala na yung frequency na available. Ano sa tingin mo, Kong? Ito ha, tanungin ko po kayo ha. Sagutin ko po kayo, ganito ang sagot. Ang frequencies po ay pag-aari ng Estado. Hindi nung gumagamit. Okay? Ang pahintulot ng Estado ay nakikita kung meron kang prangkisa. Kung may prangkisa ka, maaari kang gumamit. Kaya lang, pupunta ka pa doon sa NTC para sa specific na frequency. Okay? Ngayon, pag wala ka ng prangkisa, automatic, wala ka ng pahintulot ng Kongreso at ng Estado. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay nag-operate, nag-expire yung franchise mo, hindi mo na rin yung automatic, pak! Ihinto ka. Dara kong, wala tayong debater yan, ha? Kailang hininto yung prangkisa ng ABS-CBN? Yung prangkisa ng ABS-CBN, hindi po na-renew. Hindi, kailang binaklas. Kumbaga, inalis sa kanila, binawi sa kanila ng... Hindi ko maalala, no? I think 2018 ba? Dahil lang, i-check ko sa internet, ha? Assume na lang natin na 2018, ha? Okay, sige. 2018. Okay, assume na lang natin. Now, itong prangkesa, ito kung kwanan tayo, ha? Kumbaga, tayo-tayo lang naman nag-uusap dito, wala naman nakikinig. Magkano okay. kung ang padulas na para ka ma-issue ng prangkesa doon sa lower house at magkano naman ang expected na padulas sa Senado para ka magkaroon ng prangkesa, Kong? Mahirap ko sagutin yan. Alam mo mga kaibigan ko rin yung nakaupo dyan. No? Hindi ko alam kung may kalakaran pa o wala. No? Uh-huh. Hindi ko alam. Case to case. Siguro, no? Hindi ko talaga masabi sa iyo na meron eh. Okay. Kung yung alam mo, yun din ang alam ko. Okay. So let us leave it at that. Ngayon, Kong, hypothetically to Kong, ikaw si Bilyar, wala nang prangkesa na available. Kumbaga, kita-kita naman, wala nang prangkesa na available. Susugal ka ba na magpapadulas ka para ma-renew mo itong advanced media broadcasting? Ano ha? Kung wala kang nakikitang liwanag at the end of the tunnel na pwedeng baklasin sa ABS-CBN at maagaw mo? Alam mo, sagutin na lang kita in this manner, no? Sige. Ito pong sagot ko. Meron akong kliyente ngayon. Taga Mindanao to eh. Meron siyang nationwide franchise. Nag-a-apply siya, so kami yung abogado,
wala namang walang opositor, so dapat nabigyan na kami, di ba? Wala available na frequency dahil eh. Yun lang eh. Limitado lang eh. Kami Mindanao to eh. So, ganoon ang nangyari, no? So, in short, kung lakarin mo talaga, no? Ang gagawin kong salita, lakarin na lang, no? Siyempre, itong mga nakaupo sa NTC, mga tao lang ito eh. Appointees ito eh. Ano bang proseso na ma-appoint ka dyan? So, siguro, may lalapitan ka na tao na malapit sa Malacañang, no? Or sa Secretary of the ICT, i-recommend yung pangalan mo. Kung may kailangan, siguro hanapin mo yung tao nag-recommend. Kausapin mo, pare, baka pwede naman kami dyan. I mean, ito po, realidad yan. Pero kung nangyari yan, hindi ko alam, no? Okay. Ito na isa pang kahindik-hindik. Alam mo, pinag-usapan natin dito kung puro mga kahindik-hindik na nakatanong. Nangyayari. Oo, nangyayari. Maraming kababalaghan na nangyayari sa ating gobyerno kong eh. At ikaw, alam mo yan, sa tagal mo na sa NTC, ano ha? At syempre, mga taga-NTC naman, tama. Hindi naman gagalaw yan kung hindi walang conductor na. Off, doon ka. Ikaw dito ka. ang common na salita dyan eh, hanapan natin ang katapat. Ah, okay. Parang, padrino. Oh, katapat, no? Di ba? Patronage politics. Pero ako ito ha, ito balita ito noon eh, na may tatlong pamilya ang main financier ni noon ay Mayor Duterte sa pagtagpo bilang Pangulo. At yun ay Marcos, Macapagal Arroyo, at mga bilyar. Ikaw ba, ano impormasyon mo patungkol doon? Totoo ba yun, Kong? Alam naman, pare-pareho tayong chismoso rito eh. Ang alam ko, frankisa lang pinag-usapan natin, frequency, na mamulitika na tayo. Hindi ko alam talaga po, no? Alam mo, yung binuto ko, hindi si, ano eh, aminin ko na, binuto ko si Marwa sa kaibigan ko eh. Hindi ko naman kilala si Presidente Duterte nung araw. Hanggang ngayon, hindi ko kilala, hindi kami close na. Kilala ko na presidente, pero hindi naman siguro ako kilala. Kilala ka nun, ikaw pa. Anyway, salamat sa akong, salamat sa ata, nag-iantay po yung mga magtatanong pa ulit.